hello guys, patawa-tawa lang yan, pero naaasar yan kasi maglaho ba naman bigla yung personal na Facebook account mo. So, may na-discover yan ngayong araw na isa sa possible reason kung bakit naglaho yung Facebook account ko. So, panoorin nyo tong video na to guys, isishare ko lang siya sa inyo. And good afternoon, still trying pa rin po ako to figure out kung ano ba talaga yung nangyari sa Facebook account ko kasi bigla na lang siyang disable ni Facebook. So ngayon, kapag naglalagin po ako sa mobile, nakikita ko pa naman po yung account ko. Actually, ito po yung account ko na disable ni Facebook. Then kapag naglogin po ako, in-enter ko yung password, ito po yung lalabas. Confirm your identity to log in into your Facebook account, you need to first confirm your identity. Pag klinik ko yung get started, ito pa rin po yung lumalabas. Your account has been disabled. For more info, ayan, your account was disabled on April 22. Inapil ko na po yan, pero hindi ko sure kung anong dahilan ni Facebook para hindi pa rin ibalik yung account ko. Pero, nag-move on naman na po ako, gumawa na po ako ng bagong account. Actually, may mga existing na Facebook accounts naman po ako, so inayos ko lang po yung mga username. And then, today, nag-try po ako na i-share yung mga vlog ko. Bilang vlogger po kasi ako, may mga iba-iba po akong website. Meron din akong YouTube channel actually. So, naalala ko kasi before na-disable yung account ko, mayroon akong mga pinost na galing dito sa vlogger account ko. So, ito po siya. Meron po akong isang site dito sa vlogger na ang title po ay Trending News by RDM Designs. So, bago lang naman po siya. And ito lang po yung laman niya. Halos wala nga po siyang views kasi bago lang din po ito. Tsaka hindi rin naman po ako lagi nakakapag-share. So, one thing po na pinagtataka ko is mukhang dito galing yung isa sa mga report. Kaya siguro disable ni Facebook yung account ko. Pero hindi po ako sure ha. Nalaman ko lang po ito ngayon kasi nga, diba trending po si Miss Angel Locsin sa ngayon. So, gumawa lang din ako ng news. Naglagay lang ako ng mga details, ayan, ganito. So, ganyan lang yan. So, trinay ko pong i-share yan. And, nagulat po ako. Kapag i-share ko po siya, ganito po yung findings sa lumalabas ni Facebook. Hindi po siya ma-share. Kasi, ang sabi ni Facebook, your message could not be sent because it includes content that other people on Facebook have reported as abusive. So, dito po yan sa account ko na Trending News. Try po natin i-share ulit ngayon. Click lang natin to. Ayan. Pupunta po siya dito. Ayan. Ayaw pa rin po talaga. Doon po yan sa Trending News ko by RDM Designs. So, sabi dito yun nga, your message could not be sent because it includes content that other people on Facebook have reported as abusive. So, I was so shocked po. So, baka isa to sa dahilan. Pero mag-try po tayo from the same site ko, dun pa rin sa Trending News. Tingnan naman po natin itong isa. I-open po natin to. Open pa po tayo ng isa pong link. Try po natin i-share. So, ito po. Yung kay panganganak po ni Miss Rachel Ango. So, wala rin naman pong abusive content dito. Try lang natin kung masishare siya. Ito po yung... So, ito nga po sigurong site ko na to ang dahilan. Kung makikita nyo, ganun pa rin po. Your message could not be sent because it includes content that other people on Facebook have reported as abusive. So, dahil yan po yung na-find out ko, trinay ko po yung iba kong mga site. So, try po natin tong, kasi na-share ko po sa isa kong site. Ito pong same content na to, itong open letter na to, nilipat ko po siya sa isang site ko. Dito naman po sa ABS-CBN Game and Entertainment Show. And, ito po yun. So, i-view po natin siya. View. So, nandito po siya sa site ko na ABS-CBN and Entertainment Show. Same content po siya. So, try po natin i-share din sa Facebook. Tingnan po natin kung masishare. Kapag ito po na-share,
Pero na-share ko na po ito a while ago. So, ayan po. Ibig sabihin, yung site ko po na Trending News by RDM Designs. Somebody, someone, kung sino man yan, nireport po nila. So, napakabait nila. Salamat po sa pagre-report nila. Dahil po doon, isa yun sa pinaghihinalaan kong dahilan kung bakit na na-deactivate. Actually, hindi na-deactivate. Dinisable ni Facebook yung account ko. So, na-share po. Para sure tayo, tingnan po natin. Punta po tayo dun sa home ng account ko na yun. Check natin kung talaga nga po bang na-share. So, ito po yun. Ayan, na-share po siya. Ayan, na-share naman po siya. So, ang naisip ko dito na isa nga to sa mga reason kung bakit siguro dinisable ni Facebook yung account ko. And siguro po, advice ko na lang din po sa inyo, careful na lang kayo sa pag-join sa iba-ibang group. Possible kasi na kung may mga vlogger din doon. Hindi ko naman sinasabi na sila yung naiingit, pero ewan ko lang. Kasi marami po akong sinalihan recently na iba-ibang Facebook group kung saan yung mga content na ginagawa ko sa mga vlog ko ay medyo related dun sa mga group na yun. So, siguro gawa na lang tayo na sarili nating group. Antay natin lumago-kusa. So, dahil lang naghahangad tayo na ma-share yung mga content natin, possible na mangyari pa sa atin to sa mga Facebook account natin. And kung vlogger po tayo, it's either kung may channel kayo or kung may iba-iba kayong website na minamanage, ang payo ko lang po sa inyo, huwag nyo pong gamitin yung personal na Facebook account nyo. Gawa na lang po kayo ng separate account para doon ang hindi po kayo magaya sa akin. So, sa ngayon po, may bago na po akong account. Kasi hindi ko na nga po ma-access yung Facebook ko na almost 11 years na po yata siya. So, okay na Facebook. Gagawin na lang tayo bago memories, mga bagong pictures. Magme-memories din yun next year, in the few years. Ayan, yun lang. Thank you for watching, guys. And kung may katanungan, just comment down below. Thank you!